Okay, tuloy po natin, no? Tayo po ay pang-apat na po, give strength. Sabi po sa 1 Chronicles 16:11, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Tumingin tayo sa Diyos at hanapin po natin siya na ating pong kalakasan. Sabi always, araw-araw. And then sabi rin po sa Ephesians 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Wow! No? Pinapanalangin, sabi po ni Paul, doon po sa Church ng Ephesus, pinapanalangin ko kayo na ang kanwalhatian at kayamanan ng Panginoon ay magpalakas sa bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating po inner being. Amen? And naniniwala po tayo dito po sa ating pong team. Verse dati po, no? There's a power through prayer. Meron pong kapangyarihan sa pananalangin. Meron pong kalakasan sa pananalangin. Meron pong tagumpay sa pananalangin. At meron pong kagalakan sa pananalangin po natin. Palakpakan po natin, Lord. So, doon tayo mga magsawa na pray. No? Katulad po ng isang istorya po sa Bible. Sabi po roon, yung isang babae na kumakatok po sa judge na humihiling po ng ibigay yung kanyang justisya. Ang nangyari po, dahil sa kakatok niya sa pinto, nakulitan, ang ginawa, binigay na po yung kanyang hiling. No? And, kung yung judge po na yon na hindi po righteous, o isang tao lang na nagbigay po ng favor doon sa tao na hinihiling po niya, what more sa ating pong Diyos? Amen? Na tayo po ay lagi pong nagpipray sa Panginoon. Asang araw po, ay, mga anak ko talagang hindi tumitigil sa pananalangin, sige, ipagkakalob po yung kanyang request. It's about time to give. No? Yung prayer request niya. At sa araw po, mararanasan mo yung panalangin na matagal mo nang pinagpipray at ngayon ay makakamtan mo na. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Pangalawa po, tapos na po tayo sa prayer. Ito po yung kakambal ng prayer. No? Ito po yung pangalawa, read and study and apply the Word of God. Read and study and apply the Word of God. Because we believe that the Word of God is our spiritual food. Amen? Kung yung ating katawan, para lumakas po ito, kailangan po natin ang nutrients ng pagkain, ng gulay, ng prutas, na mga pagkain po ng, at inumin na ng susustansya, lalakas po yung ating pong katawan. And even sa ating pong spiritual na kalagayan, we need the Word of God. We need the Bible. Sa Matthew chapter 4, verse 4, sabi po roon, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang na mumutawi sa bibig ng Diyos. Amen po. And sabi nga, just like you need a physical food for physical strength, you need spiritual food for spiritual strength. The Bible describes itself as spiritual food. The water, milk, bread, and meat of our spiritual lives is everything you need for sustenance. No, ito po yung ating pong kailangan sa ating spiritual na pamumuhay. Yung salita po ng Diyos. You're not going to have much success in winning the spiritual battles you face if you're starving yourself to death. Kung ikaw ay namamatay na sa gutom, no, katulad na ng binanggit ko nung nakaraan, yung sa Denmark, yung mga sundalo po ng mga Pilipino at ibang lahi, namatay po sila dahil sa gutom. At tayo rin po, yung ating spirituality ay mamamatay kapag tayo ay hindi nagbabasa, nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. No, sabi nga, unlike eating physical food, whenever I feed on God's Word, no, I get even hungrier. No? Hungrier. The more I taste and see how good God is, the more I want. Diba? Pag sa pagkain, pag paborito mo, diba? Pag natakam ka, halimbawa na lang yung tinitinda po namin na flying saucer. Yung tinitinda po namin na longganisa galing po sa Bigad. No? Nung una, sabi ko, okay ba yung lasa niya? Okay na may lasa. Yung tinikpa ko nung isang araw, bagong luto, sabi ko, sarap-sarap. No? At pagka hindi mo gusto, ayaw mo na, isa pa lang, dalawa, ayaw mo. Doon, naubos ko po yung lahat na nakalagay sa pinggan ko, nakailang karin po ako. Ang sarap po.
O mas lalo mong hinahanap yung pagkain na masarap. Yung kare-kare. Namimiss nyo na po ba yun? Yung masarap na apektada. No? Kaldereta. No? O, ang kinakain natin ngayon, nasa delata. Wala mo ng kaldereta. Wala mo na tayong minudo. Adobo. Dito muna tayo sa champurado at aros kaldo. No? Yan muna, tis-tis muna. Saka na lang yan. No? Kung doon po tayo po ay taran na nagugutom, natatakam, dapat po sa salita ng Diyos, tayo po ay natatakam. Tayo po ay nagiging excited. Tayo po ay naghahanap, nauuhaw, nagugutom sa salita ng Diyos. The Bible says in Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly. Talaga bang nagdedwell na sa puso po natin yung salita ng Diyos? As we read the Bible and listen to the Word of God sa mga online preachings, o hanggang ngayon po, ito po yung spiritual battle na problema po ng bawat isa. No? Na hindi po natin napapansin na yung salita ng Diyos na nineglect na naman po natin. Ako, I strongly believe na kung bakit hanggang ngayon, ang Panginoon hindi pa rin po niya tinatanggal yung pandemya pong ito dahil hanggang ngayon po, hindi po natin binibigay at tinutuon po natin yung ating pong buhay sa pagbabasa at pag-aaral lang sa salita ng Diyos. Amen po. Ito po yung struggle po natin. Na hindi natin alam, prayer is essential. Pangalawa, Word of God is essential. The food, the shelter, the clothing that we need right now is the belt that we have. Kailangan po natin para mabuhay ang ating physical. But yung ating pong spiritual condition, kailangan po natin ng prayer and word of God to strengthen our inner being. Minsan sa totoo lang, tayo rin po ang may problema kung bakit ka nanghihina. Pag-uusapan po natin sa physical kung bakit ka nanghihina, nagkakasakit, dahil ang kinakain mo, hindi mo sustansya, tama mali. Dahil ang kinakain mo, bawal sa'yo. Tama mali. Tama. Hello? Dahil ang ginagawa sa katawan natin, pinahihirapan po natin. Overfatigue. No? Uyat. Uyat. Pagod. Overpagod talagang magkakasakit po tayo. Binili po natin yun. The same way, dun din po sa pagiging Christian po natin. Kung bakit ka ina-anxiety attack ngayon. Kung bakit ka meron kang tinatawag na bagabag, alala at takot sa puso mo. Bakit? Because you never open your Bible every day. No? Hindi mo pinakikinggan yung mga online, gawain po natin yung mga Word of God, yung mga preaching. Sa totoo lamang po, kung hindi po ako pastor, at kung hindi po ako mag-morning devotion, yung mag-online gawain po, no? Kung hindi po natin gagawin yon, sa palagay ko, ako rin hinang-hina na baka mamaya nagkalala na sa anak ko sa pinagdadaan namin. Pero, yun pala yung advantage na kapag ikaw ay pastor, kapag ikaw ay leader, kapag ikaw ay disciple ng Panginoon. No? Na talagang gagawin mo ang lahat para makabasa ka ng Bible. Bakit? Pastor kayo. Paano tinuturo mo kapag wala? And habang tinuturo ko po yun, no? Hindi lang po para sa mga nanonood, para po sa inyo, kundi para sa akin din ho. Nagbabounce back po ito. Sabi nga ng Bible, the Word of God is a two-edged sword. No? Yung talim niya sa kapila, kapila. Ang tama po nun, hindi lang sa nanonood, kundi sa nagsasalita. At habang sinasabi po natin yung mga salita ng Diyos, talagang pinapalakas tayo ng Panginoon. E paano pag wala ho tayo salita ng Diyos? Wala ho kalakasan sa ating spiritual na kalagayan po. Kaya I encourage you, no, patuloy ho tayong magbasa, hindi lang mag-pray, kundi mag-read, magbasa ng salita ng Diyos, araw, hindi lang yung kung trip mo lang. Hello? Hindi lang kapag meron kang panload. Kahit wala kang panload, gagawa ka ng paraan para magpaload. Woo! Para makanood ng ating pong online gawain. And I'm sorry to tell you, para magising mo tayo, mapalakas tayo sa salita ng Diyos.
narinig pa lang sa isang ano natin, isang leader, may nanonood. Nakabukas lang pero may ginagawa ang iba. Hindi tama yun. Okay, manonood. Morning pastor, tatanggalin na doon sa live. Sana. I-share niya lang. Hindi maganda yun. Parang ganito yan eh. Hindi kausap ka presidente ng Pilipinas. Diba? Hello, Pangulo Duterte. Kamusta po kayo? Hindi pa ba? Hindi ba? Parang tinaligor. Parang doon pa nga lang nakakayaan eh. Diba? Pero minsan, sa totoo lang, hindi tayo naiiya sa Diyos. Hello? Pagka si Lord ay pinag-uusapan, eh, patatawaran naman ang Panginoon. Oo, oh, naiintindihan tayo ng Panginoon. Pero huwag mong sisihin ang Diyos kung bakit ka nalungkot ka ngayon. Kung bakit ka nanghihina ngayon. Dahil ginusto mo yan. Dahil wala kang salita ng Diyos. Amen? Pero ito po yung salita po ng Diyos na nagre-remind po sa atin, our inner being. Sabi po rito, empowers, no, by the word of God. Okay? And sabi po rito, it strengthens our faith. Sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. No, kaya yung pananampalataya natin weak because wala pong word of God. Hello? No? And sabi rin dito, it strengthens our soul. No, palalakasin niya ang ating pong kaluluwa, ang ating espiritu. Sa Psalms chapter 119 verse 28. Sabi rito, my soul is weary with sorrow. Ang aking kaluluwa ay punong-puno po, no, ng bagabag at kalungkutan. Strengthen me according to your word. Sabi po, doon po sa Psalm. Napapagal na po ako, Panginoon. Napapagod na po ako. Nag-aalala na po ako. Pero palakasin po ninyo ako ng salita ng Diyos. No? Kaya mahalaga po yung salita po ng Diyos sa atin. Our inner being encouraged by the word of God. Sa Hebrews 10:25, huwag nating kaligtaan ang mga pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. No? As we encourage one another through the word of God, hindi lang sa ating pong testimony, kundi din po sa salita ng Diyos sa ating pong napapakinggan. At nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, habang nakakapakinig ho tayo ng salita ng Diyos, hindi ho tayo nangihina, kundi lalo ho tayo lumalakas. Amen po, lalo ho tayong nagkakaroon ng pag-asa. Kaya huwag po natin kalimutan, kaligtaan, yung ating personal devotion, yung ating pong mga Bible study, yung ating pong mga morning devotion, especially po yung ating pong gathering, yung online gathering po natin, huwag na huwag po natin kakalimutan at kakaligtaan po ito. Bakit? Pansinin po ninyo, yung mga hindi nanonood ng online gawain, hindi nagbabasa ng Bible, sila po yung mga malulungkot po ngayon. Tignan mo yung sarili mo, dahil ikaw ay punong-puno ng panalangin, punong-puno po ng salita ng Diyos, talaga ang dami na, bugbog ka na sa mga problema, pero nakangiti ka pa rin. Payapa ka pa rin, masaya ka pa rin. Why? Bakit? Kapag ang isang baso ay puno na ng baso ng tubig na malinis, no, aapaw na po ito at hindi na po kasya, wala na pong puwang ang ibang tubig na marumig. Amen po. No? Ganon din po sa puso natin. Kapag ang puso po natin punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno ng encouragement ng salita ng Diyos, wala nang puwang ang kalungkutan, ang panic attack, ang anxiety attack dahil sa salita ng Diyos na nagpapalakas po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kawan, I encourage po kayo ngayon na tayo po ay laging makinig ng mensahe ng Panginoon at siya po ang magbibigay po sa atin ng spiritual na kalakasan. Pangalawa, our inner being encouraged by the word of God, sabi dito, encouraged by the word of God in doing our inner being empowers. Dali lang po ah. Okay, hindi lang puro, no? Nag-encourage po sa atin. Pangalawa po, in doing good works, no? Sabi po rito, sa paggawa ng mabuti, sabi po, our inner being equips, ito pala, nagkapalit po ng ano, kaya hindi ko maintindihan. Our inner being equips us
in our defense to the enemy. For our defense to the enemy. Our inner being equips us for our defense to the enemy. Number one po, in doing good works. No? Kung bakit meron po salita ng Diyos para sa paggawa po natin ng mabuti. Ano i-apply mo kung wala kang mababasa ng salita ng Diyos? Paano ka ma-equip? Diba? Paano manalaman, ay tama palang gawin ito? Ay mali pala ito. No? Kailangan natin magbasa ng Bible. Sabi po sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay pinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa malikong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? No? Ito po yung ano, pagka ikaw ay handa, equip, hindi ka matatakot. No? Hindi ka matatakot sa buhay mo dahil meron kang bala, meron kang alam. Meron kang salita ng Diyos. Totoo lang, minsan takot po tayo kung mag-decide, kung gumawa ng isang bagay dahil hindi natin alam kung tama ba ito, mali ba ito. No? Sabihin ko sa inyo, meron nga makalat na ang Bible daw po ay hindi salita ng Diyos. Huwag po kayong maniwala puro sa katuruan yun. No? Ito, ang Bible daw ay isang literature na pwedeng basahin at dapat ito ay madalain doon sa living word of God, which is Jesus Christ. And I tell you na the Bible itself is the word of God and Jesus Christ is the living word. At ito po yung dapat po nating basahin palagi. Bakit? Ito po yung maghahanda po sa atin na gumawa ng tama at mabuti sa ating pong kapwa. Alam ko na. Kaya hanggang ngayon, meron ka pa rin nagagawang masama dahil hindi mo alam. Minsan, akala mo tama, yun pala mali. Diba? Akala po natin, minsan, mali naman, kaya ayaw mong gawin, yun pala, yun yung tama. Intindihan po natin yun? Baligtad. Tagbalig. Yun. Baligtad. Kaya kailangan po ng salita na Diyos. No? Na magbibigay po sa atin ng paggawa ng mabuti sa ating pong kapwa. And then, pangalawa po, no, sabi po rito, hindi lang po sa paggawa ng mabuti, kundi, eh nga, maging depensa para sa kaaway. Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 17, suot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Diba, may mga tao na matapang lang pag mayroong hawak na barel, pag may hawak na panaksa, kasi may hawak silang armas. Alisin mo yung armas niyan. Mano-mano lang, alam mo po ba yan? Matatakot na yan. Tama, mali. At tayo rin minsan, tayo po ay takot, tayo po ay hindi lumalaban sa buhay. Bakit? Dahil hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos bilang panlaban sa atake ng kaaway. Ulitin ko po sa inyo, kung meron pong battle po sa immune system po natin, kailangan po ng mga good bacteria, yung mga sinasabi po nila, di ba? Kailangan po ng nutrients and substances sa katawan po natin. Ito po, sa ating pong spirituality, kailangan po ng salita ng Diyos na magbibigay ng sustansya sa ating spiritual na pamumuhay. Upang sa ganon, kung matake man po ang kaaway, hindi ka magagapi. Amen. Palakpahan mo natin ang Lord. My question is, hawak mo ba yung sandata pong ito? Ginagamit mo ba yung sandatang ito? Pag sinabi sa inyo ng kaaway, wala, habang buhay ka ng may sakit. Diba? Diba? Meron ka sandata. Hindi ako naniniwala dyan. In Jesus' name, lumayas ka sa danas. Because I believe in the promise of the Lord. By His stripes, I am healed. In Jesus' name. Masabi sa inyo ng kaaway, na wala, habang buhay na kayong mahirap. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako naniniwala. Didepensa ako sa pangalan ng Jesus, sabi ng Panginoon. No? Pagyayamanin ako ng Diyos. Sabi nga kagabi, ako ay pinagpala ng Panginoon sa lahat ng areas ng aking pong buhay. Amen? Pinagpala na tayo ng Panginoon. Kaso nga lang, nagkakaroon ng problema. Pinagpala, nasa na yung pera, nasa na yung ganito, nasa na yung ganyan. Diba? Kasi yung paggawa ng church, nasa na lahat. Ba't kapos pa rin? Ba't kulang pa rin? Pero tandaan po natin, no? May timing po ang lahat.
Amen? Sa orasan, may timing po ito para nag-isakto po yung oras. Sa sayaw, may timing din po yan. Hindi pwedeng gano'n. Sa TikTok, may timing yun, di ba yung mga gano'n-gano'n? May timing yan pag ano, ang parang nasa buwa. Hello? Sa pagkatrabaho ni Israel sa Jollibee to Lord. Sa McDo, may timing yan. May timer yan. Di ba? May timer yan. Kailangan sakto yun para lutong-luto. Kung masarap yung French fries. May oras. May oras. May timing yung lahat. Sa flying saucer sa negosyo. Flying saucer. Promote. Di ba? May timing yan. Small business sa araw, palalakiin ang palakpakan mo natin ng pero dapat, maging handa lang mo tayo sa mga atake ng kaaway. Ay, malulog yung negosyo mo, hindi lalaki yan. Di ba? Hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Ay, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Wala kang alam sa ano? Sa leadership. Yes, wala kang alam sa leadership. Ang ganyan ka lang. Pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi. May magagawa ka. Isang araw, gagamitin kita to spread the good news. Palakpakan po natin ng Lord. Amen? Palalakasin tayo ng Panginoon. Handaan niyo po. Iyon po yung gawin po natin sandata, yung sandata, the sword of the Spirit. Hindi natin nakikita, pero makapangyarihan itong salita ng Diyos. Tumatagos po sa puso ng bawat isa. At ang bawat isa ay pinalalakas ng ating pong Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sa mga nanonood, tayo pong lahat ay pumipit at manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Manaming Diyos na banal na buhay, salamat po sa tinuro mo na naman po sa amin, Panginoon, na kami po ay mapalakas sa amin pong inner being, Panginoon. Maamin po kami na sometimes, Lord, pinapakita po namin sa amin pong maskara sa aming mukha na kami ay patatag, kami ay malakas, kami ay walang problema. But deep inside in our hearts, Lord, there's a lot of pains, there's a lot of struggles, there's a lot of hurts, there's a lot of sorrows, there's a lot, Panginoon, of sadness and discomfort and doubts and anxieties, Lord God, sa puso po namin. That's why, Panginoon, magugulat na lamang po kami, meron pong kapatiran, meron pong pastor, o meron pong leaders ng church, meron pong miyembro ng simbahan, bigla na lang po nawawala sa ministry. Bigla na lamang po nawawala po sa simbahan. Bigla na lamang po nawawala sa ere, sa paglilingkuran. Lord, we pray, Panginoon, na mas lalo po kaming magkaroon po ng passion, Panginoong Diyos, sa bagay po na ito. That we must enhance and maintain our connection to you, O God. Lord, maraming salamat po. Ito po ay patuloy po na wake up call sa bawat sa puso amin. That sometimes, Lord, mas mahalaga pa sa amin ang ibang bagay kaysa ito pong mga espiritual na bagay na dapat na essential po sa buhay po namin. Pero ngayon, Panginoon, tulungan po ang bawat isa na paggising pa lamang po sa umaga, pananalangin na at salita ng Diyos ang gagawin po namin sa amin pong mga buhay. Magkaroon po kami ng kasikasigan, Panginoon, kasipagan ng kauhawan sa iyong salita. At kung nandyan po, Panginoon, ang banta ng pandemya, banta ng sakit at karamdaman, banta ng kaaway, banta ng mga nasa paligid po namin, banta, Panginoon, ng mga fake news na naririnig po namin, Lord. Thank you so much, Lord God, for the power of prayer and in your word that strengthens our soul and spirit. And right now, Panginoon, as I continue pray, kung meron man po sa amin sa naririto sa church, Panginoon, maging sa online family po namin, I declare and I decree right now, Panginoon, the spiritual strength, Lord God, will come in our way, Lord God. Palakasin mo po at patatagin po ang aming pananampalataya, ang aming espiritu, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng uhaw muli, Panginoon, sa iyong salita, ng pananalangin, Panginoong Diyos, na walang patid, walang tigil sa pananalangin sapagkat nandito po ang kalakasan na nagagaling po sa inyo. Katulad po, Panginoon, ng isang puno, o Diyos, na siya po ay nakatanim sa lupa, nasa tabi ng batis, Panginoon, na nakakonekta sa tubig, na kahit anong bagyo na pinagdadaanan ng puno pong ito, dahil lagi nakakonekta, Panginoon, doon sa kanyang nutrients, hindi nagigiba, hindi nawawasak, at hindi, Panginoon, napuputol, O Diyos. At ganoon din po, Panginoon, panalangin po namin sa iyong mga anak na narito, sa mga nanonood, ang panalangin ko, strengthen us, Lord God. Kung meron man po sa amin, Panginoon, talagang inaatake ng kaaway dahil sa mga sinasabi na pandaraya ng kaaway na wala na pong pag-aasa, walang mangyayari sa aming buhay, hindi na matitigil ang pandemya pong ito.
Lord, nire-rebuke po namin ito sa pamamagitan ng iyong salita, na meron pong pag-asa, na meron pong kalakasan, na meron pong pagpapala, na meron pong kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. At patuloy po namin dinideklara, Panginoon, Lord, the battles belong to you, O God. At ikaw po ang magpapalakas, Panginoon, sa mga spiritual warriors, Lord, na narito, Panginoon. Lord, palakasin mo po, Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos, na palaban. Patuloy pong makipagbaka, Panginoon, para sa katuwiran, para sa gospel, para sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, dinedeklaro po namin, Lord, pinalakas mo na po ang bawat isa. And I declare, Panginoon, Lord, hindi lamang po ang aming spirituality, Panginoong Diyos, ang patatatagin mo. Meron po sa amin ngayon, struggle po sa kanilang karamdaman. Lord, I pray, Panginoon, especially sa may dumadaan po ngayon na COVID-19, nahihirapan na po silang huminga. Nagkakaroon na po sila ng severe condition, malalang condition, Panginoon. Lord, I declare, Panginoong Diyos, the spiritual healing, Panginoon, and physical healing ay kanila pong maranasan, Panginoon, at magkaroon po sila, Lord God, ng kagalingan na gagaling po sa inyo. Lord, maraming salamat po for your healing, Lord. Touch, Lord God, everybody na mayroong faith sa iyo at ang kanilang pananampalataya ay gagaling sila sa COVID-19. Gagaling po sila sa kanilang hika. Gagaling po sila, Panginoon, sa kanilang cancer. Gagaling po sila sa kanilang diabetes. Gagaling po sila, Panginoon, sa kanilang kidney failure. Gagaling po sila, Panginoon, sa problema sa kanilang buto, Panginoon. Gagaling po sila sa kanilang problema sa liver. Gagaling po sila sa problema sa kanilang throat. Gagaling po sila, Panginoon, sa lahat ng struggle po sa kanilang physically in the name of Jesus. And right now, Panginoon, thank you so much for your word that strengthened us. At panalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatid po namin hanggang ngayon, Lord God, full of depression and anxiety, Lord. Lagi na lamang po binabalikan, Panginoon, ang anxiety at that. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magwasak sa anxiety po ito. Lord, wala pong puwang sa aming mga puso ang bagabag, ang pag-aalala, ang takot, sapagkat ikaw ang Diyos na matapang at malakas na magbibigay po sa amin, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga puso. And right now, Lord God, give us the spirit of joy, the spirit of peace, the spirit of rest and comfort, Lord God, in the name of Jesus. Sa lahat po na namipigitan ang kanilang loob at pasanin, Panginoon, Lord, pag-aanin mo po ang kanilang pakiramdam, pag-aanin mo po, Panginoon, ang kanilang pong nararanasan, Panginoong Diyos. Bagamat meron po mga struggles, Lord God, in life, meron po mga problema, O Diyos, pero nakakabangon, Panginoon, at pilit, Panginoon, lumalaban sa mundong ito dahil po sa kalakasan na ipinagkaloob mo na po sa amin. Matuto po kami ng iyong salita sa araw po na ito at huwag po namin pabayaan at baliwaliin, Panginoon, ang mensahe na ibinigay mo po sa amin lahat upang ang bawat isa ay tumatag at lumakas, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoon, meron kang blessings na ipagkakaloob sa bawat isa. At ito ay magiging patotoo po namin, Panginoon, sa mga susunod na araw. At patuloy po na ibibigay ang aming mga buhay para makapaglingkod sa iyo, Panginoon, na may kalakasan. And we will give our best shot, Panginoon, our all strength para po sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagpapalakas mo po sa amin sa araw po na ito. Pagpalain mo po ang narito, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, bago tayo magkaiwalay, let's shout, Jesus reigns. 7 times, 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Palakpakan po natin ang Lord. Maghanapin po sa inyo lahat. Tayo po ay tapos na. Thank you so much po sa lahat po na nanood po ngayon. Kindly share this live video. Ito po ay part 2. Meron po tayong part 1 na putol po ito sa aking timeline. Patuloy po nating panoorin ang salita ng Diyos. Mahalaga po ito. Kung hindi nyo na panood yung first part, punta po kayo sa aking timeline. Lalagay po natin part 1. Ito po ay part 2. Pakishare po sa mga kakilala po natin ang mga nanguhina, nanulumaypay, na sila po ay palakasin po ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas po, meron po tayong morning devotion. Araw-araw po ito, from Monday to Saturday po. At every Sunday po, Word of God pa rin po, no, ang ihahatid po namin sa inyo.
Patuloy po na ipanalangin nyo ang church po ng Love of Jesus, ang ating pong pastor, yung mga workers po natin, yung mga members po natin. At tandaan po natin ito, ng Diyos ang kalakasan po natin. No? Kapit lang po tayo sa kanya. Kapit lang po tayo sa kanya. Maraming salamat po sa inyong panonood. And to God be all the glory and honor. Amen. Amen. Thank you.